voy. First day pa lang nag-quarantine. Pero ito na yung mata ko. Grabe. May feeling pag nandito ko sa loob lang ng, alam mo yun, eto lang, ayan lang yun nakikita mo, ayan lang. Ano mo ba lang, pag isa na ako, ganun yung feeling. Solid sa mga OFW na atin, no? Kahit hindi yung mga OFW lang eh, yung feeling na ano. Balay ko sa family na galing kang province, tapos punta ka na Manila, ng ibang city, di ba? Na ikaw na lang, kasanayan mo na nandiyan sila lagi, yung family mo. Kikita mo, magigising mo, gigisingin ka. Minsan kasi nakatingin lang tayo sa ano eh, sa apat na sulok pa yan. Sa apat na sulok lang ng ano ng kwarto. Minsan hindi na natin nakikita kung ano yung pwede natin. Sabihin na kaya mo yan. Okay. Na hindi ka lang dun sa apat na sulok na yun. Hindi ka lang para dun. Na meron pa na nasa labas na pwede mong i-experience. Mahirap po. Pero paano tayo mag-improve? Diba? Paano natin harapin yung iba pang decision natin sa buhay kung hindi tayo lalabas, kung hindi natin i-explore yung ibang mga bagay. Sa ngayon, kung hindi tayo sa point na iyak ka, sobrang dami pa natin pwedeng tingnan na perspective ng buhay na wala na sila, wala ka na kasama physically, pero nandiyan yung phone. Huwag natin tignan lang na yun na wala. Magpus lagi natin tignan kung ano pa yung pwede na mangyari. Kung ano pa yung pwede natin matanggap na bakit ka nga po umalis doon? Bakit ka nga ba nag-desisyon na mahirapan in the first place? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo naisip yun? And eto lang sasabihin ko, hindi naman porkit umiyak ka, na-down ka, na-depress ka, na-frustrate ka, na-stress ka, or whatsoever na negative feeling na meron ka, is mali yung decision na pinili mo. Nandun lang tayo sa point na nag-decide ka, lumabas ka dun sa box, dun sa mismo sarili mo. Doon sa post na nakita ko, sabi niya, okay lang na hindi ka maging komportable in a year or 2 years after nun, pwede mo naman ma-experience yung comfortable life ng sobrang dami pagtaon. Diba? So, yun. Kaka-receive lang ng info na lahat kami 29 negative sa swab. So, tuloy-tuloy. Kaninang iyak-iyak ako na full of emotions ako. Which is yung utak ko sinasabi na hindi ko kaya. Yung isip ko sinasabi na hindi mo kaya. Kasi nga, yung feelings ko, hindi ko expect na ganun pala yung feeling pagka mag-isa ka lang. And kung nag-decide ako dun sa point na nasa full of emotions ako, edi sayang yun. Kasi ang dami sa labas na gusto yung ganitong opportunity. Ganun din na ang dami tao na gusto yung opportunity na meron ka. Tapos ikaw, nag-decide ka lang kasi na-overwhelm ka ng feelings mo. Na hindi ka nakapag-isip ng maayos. Na in an instant, lahat ng pinaghirapan mo, nawala lang.
Which is ngayon, kung nag-quit ako, kung umuwi na ako, di ba? Di may utang pa ako. Hindi ko pa nabayaran yun. E di doble yun. Dobling hirap yun para sa family ko, di ba? So, sobrang huwag natin hayaan. Iwasan. Iwasan natin. Iwasan natin na mag-decide once na nandun tayo sa peak ng emotions natin. Hayaan mo lang mag-release ka. I-release mo lang lahat. Pero, huwag ka dumating sa point na mag-decision ka. Pero, huwag mong hayaan na yung emotions mo is mag-release ng isang decision. Release mo lang yung feelings mo. Then, pag okay ka na, pag alam mo sa sarili mo na ikaw na yon, na-handle mo na yung sarili mo, yung emotions mo, nandun ka na sa tamang pag-iisip, then, dun ka mag-decide kung ano talaga yung gusto mo. Para sa akin na nangyari ngayong day one ng quarantine namin, yun lang. Huwag tayo tumingin sa, dun lang sa isang perspective, kumbaga, tingin din tayo dun sa ibang part ng story. Pagka nag-decide, nag-decision ka, panghawakan mo kung ano man yung naging decision mo, panghawakan mo kung bakit ka nag-decision ng ganun. And huwag kang mag-decision na nandun ka sa peak, sa pinaka-peak ng emotion mo. Iwasan natin yun na mag-decide ng nasa ganung sitwasyon. So, yun lang. And good night. Peace, yo!